Hello guys! Good day! Magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan at welcome back sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. In this video, ang pag-uusapan po natin ay ang 5 piso na year 2017 sa loob ng BSP series. Semi-hard to find o hard to find na ba ang year 2017 na 5 piso sa loob ng BSP series? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So ang pag-uusapan nga po natin ngayon ay ang year 2017 na 5 piso. At bago natin masagot ang ating katanungan, ay mapunta muna tayo sa features, overs at reverse ng bariyang 5 piso sa loob ng BSP series. At unahin po natin ang features. Ang country po nito ay Philippines, ang period ay Republic, 1946 to date, ang type ay standard circulation coin, ang years naman ay 1995 to 2017, ang value ay 5 piso, ang currency ay piso, 1967 to date. Ang composition nito ay nickel brass. Ang weight naman ay 7.7 grams. Ang diameter nito ay 27 millimeters. Ang thickness ay 1.87 millimeter. Ang shape naman ay round. Ang orientation nito ay metal alignment. Ang number ay N number 1680. At ang references naman ay KM number 272, school number 120. At dumako naman tayo dito sa kanyang overs. So dito po sa overs ay makikita po natin, naka-highlight po ang portrait ng ating bayani na si Emilio Aguinaldo na nakaharap sa kanan. Sa bandang kanan po ay makikita natin ang 5 piso na denomination. Dito naman po sa ilalim ng denomination ay makikita po natin nakasulat po ang pangalan ni Emilio Aguinaldo. At sa ilalim naman ng kanyang portrait ay makikita po natin ang year of mintage na year 2017. Dito naman po sa bandang itaas ay makikita po natin ang paikot na pagkasulat ng Republika ng Pilipinas. At sa bawat gilid naman ay makikita po natin ang scallop border. So yan po ang kanyang overs. At dito naman po tayo sa reverse. Yan, dito po sa reverse. So dito po sa reverse ay makikita po natin ang paikot na pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ilalim naman ay makikita po natin ang year 1993. Ang year 1993 po ay ito po ang taon kung saan na-establish ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa gilid naman po ay makikita pa rin natin ang scallop border. Kasunod po ng paikot na pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay makikita po natin ang inner circle. Sa loob ng inner circle ay makikita po natin ang lumang logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So dito po sa logo na ito ay makikita po natin ang cogwheel. Sa loob naman ng cogwheel, sa bandang itaas ay makikita po natin ang araw at sa ilalim ng araw ay makikita po natin ang bundok. Dito naman sa bandang ilalim sa loob ng cogwheel ay makikita po natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw at may tatlong bituin sa gilid. So ayan po ang reverse at ang overs ng bariyang 5 piso na year 2017 sa loob ng BSP series. At natanong natin kanina kung semi-hard to find o hard to find na ba ang year 2017 na 5 piso sa loob ng BSP series. Ang pagbabasihan po natin sa ating sagot ay ang kilalang Coinbase website na en.numista.com. So ayon po sa Numista, ang percentage ng 5 piso na year 2017 ay naglalaro lamang sa 1.4%. Kaya ibig pong sabihin na ang year 2017 po na 5 piso ay napapasok po sa kategorya na semi-hard to find. So iilan pa lamang po ang mga miyembro ng Numista na may hawak ng year 2017 na 5 piso. At base rin po sa aking experience sa paghahunting ng barya, ay masasabi ko po na ang year 2017 po ay semi-hard to find na po talaga, dahil hanggang ngayon po ay isa pa lamang po ang aking hawak ng year 2017. So medyo maliit po ang percentage nito sa Numista, pero masasabi ko din po na depende pa rin po sa lugar, dahil may ilan po na mga kolektor
na nakakahanap ng maraming year 2017. Pero dito po sa lugar namin ay medyo madalang na po talaga ang year 2017 dahil hanggang sa ngayon po ay isa pa lamang ang aking hawak ng year 2017. Kaya po kapag kayo po ay may hawak ng ganitong barya ay mainam po na isama nyo na po sa inyong koleksyon at huwag nyo na pong pakawalan dahil semi-hard to find na po ang year 2017. So ayan lamang po, maraming salamat sa panunood at sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman at impormasyon sa inyo patungkol po sa mga barya na ating tinatalakay. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. At bago ko po tapusin ang ating video guys, ay shoutout po muna sa ating mga kaibigang collector, mga kapwa coin vlogger, at sa mga masugid na taga-subaybay sa ating mga videos na nagkomento sa aking recent upload. So shoutout po kay Sir Jerry Balduesa. Congratulations po sa inyo sir at nakaabot na po kayo ng 1K subscribers. Shoutout din po kay Sir Money Collector. Magandang araw sa iyo dyan sir. Shoutout din po kay Sir Greg Ahero. Shoutout din po kay Sir Unstoppable Sabiasachi. Shoutout po kay Sir AR Coins. Shoutout din po kay Ma'am Shirley Bato. At shoutout din po kay Ma'am Shenji Taroy. So maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. At sa gusto pong magpa-shoutout ay mag-comment lamang po kayo sa aking latest upload at isa-shoutout ko po kayo sa aking next video. And that's it for this video guys and we'll see you again next time. God bless.